Okay mga kapatid, eto na naman po tayo sa Brad Vlog. Ating tatalakayin mga kapatid itong SRB Apo Global. Nakikita niyo po ba yung aking background? Saraba Dream. Tunog Saraba 1975 Studio. Yan po ay pangarap pa lamang na pilit nating aabutin. Gusto po natin magkaroon ng mga bagong takbuhin sa aking pagiging SRB. Bukod sa pagiging SRB Inc., meron ito po ang aking bagong pinapasok na karera sa pagka-SRB. Ang SRB Music, Tunog Saraba na kung tawagin ko siya. At meron tayong mga kasamang mga SRB artist na gusto rin sumabay sa ating vision. Kaya okay, sabi ko sige, magsama-sama tayo. Kausap ko si Utol Jomel Relox, si Brad Shiba, na kilala na kilala na kilala po siya sa kantang hugot, basta may alak, may balak. Kami po ay nag-usap na dalawa, kinausap ko siya dahil wala akong makausap noon eh. So nagkaroon kami ng pagkakasundo at pareho kami ng pangarap para sa SRB. So nagkasundo kami. Anyway, ito po yung naimbitahan tayo sa Zoom meeting ng Apo SRB Global of North America. Nagkaroon po sila ng induction or panunumpa sa kanilang tungkulin, installation of officers ng mga SRB Apo po na nasa North America, meaning Canada, USA, Mexico, or kung meron po sa Caribbean, pwede yon siguro. Baka pwede nilang ampunin muna habang wala pa sila. Kasi dito sa North America ay talagang napakarami nila. Sa USA po, napakadami nila ng mga SRB at Apo. Kaya kayang-kaya po nila mag-organize. So ito po yung kanilang pag-organize kung kailan nag-umpisa. So history, kumbaga. So umpisahan po natin atin pong pag-aralan. At akin po siyang na-video habang kami po ay, ako po ay nasa Zoom. At hiningi ko ang pahintulot ni Brad Sadek. Tinanong ko, Brad, pwede bang ipakita ko yung aking video tungkol sa... siguro naman meron sila pero sa akin kasi iba eh. Gagawin ko siya ng vlog dahil ako po ay vlogger. So okay, umpisahan po natin. Shoutout po muna pala sa lahat po ng SRB Apo, sa presidente si Brad Mark Barcelona. Tapos yung iba pa po, si Brad Leo PRO, si Brad Med ng kasama namin po dito sa East Coast ay treasurer. Sino pa ba? Basta lahat po. Si Brad Leo po ay PRO, Bilayo Baltasar po ng Alpha Dapitan. Ay, Alpha Dangwa. So game po, atin pong pakinggan at umpisahan mga kapatid. Allowing us to use this lovely house, let us all enjoy the night. Thank you very much. Pasensya na po kung medyo malabo. Salamat, Brother Arnold. Okay? Nakalimutan kong pasalamatan si Ben at si Brother. Bali si sister po, hindi ko po matandaan yung pangalan pero nasa Kentucky po siya. Okay, tsaka si sister. Taga Kentucky. Lumipad po siya papunta doon sa LA. Pero sa Kentucky po siya naka-base. Na malayo-layo kung papunta ng California. Mas malapit-lapit siya dito sa amin sa East Coast. Ang laki ng hirap nila dito. Okay. Ang susunod na parte ng ating program ay a brief recap of the organization's history and overview of the mission, vision, and values. This is going to be done by Brother Leo Baltasar, our incoming PRO. Brother, take the floor. Thank you, Sis Mina. Si Brad Leo Baltasar po, mga kapatid, ano? Siya po ay nasa Texas. Hindi na rin po siya nakarating. Although malapit-lapit ang Texas,
Hindi na rin po siya nakarating. Hindi ko po alam ang dahilan. Pero ayan po, through Zoom, si Brad Leye po ay magbabanggit ng history ng kanilang Apo SRB Global na tinatawag. Atin pong pakinggan. Good evening, Dobbs, sa mga brothers and sisters in SRB and in Alpha Phi Omega. Thank you for gracing our induction of officers. It's the first induction of officers. And I'm sure it's of many. Okay, brief recap of the organization's history and overview of the mission, vision, and values. Let me start. On March 21, 2022, Brother John Buenafe contacted Mark Barcelona and yours truly, Brother Leo Baltazar, about organizing an Alpha Phi Omega Scouts Royal Brotherhood group whose purpose is to foster a stronger partnership between the two service organizations, Alpha Phi Omega and Scouts Royal Brotherhood worldwide. Okay, so mga kapatid, sa narinig natin, tatlo po sila, si Brad John Buenafe. Yung siya po yung nagsasalita yata kanina nung umpisa nitong video ko. Siya po yata si Brad John Buenafe. Tapos si Brad Mark Barcelona, kinontak niya, at saka si Brad Leo. So bali tatlo po sila na nag-umpisa nito. At ang mission and vision po ay yun po, yung pagdikitin ang SRB, at tapos sila po ang magsisilbing tulay. Dahil nga galing sila sa SRB na nag-apo, so talagang sila po yung nasa gitna. Nung dalawang fraternity. Bukod sa Alpha Delta na at ating mga founders po. So, ayan, nagbubuo nga sila. So, game, tuloy natin. On November 17, after almost 8 months, the interim executive officers of Alpha Phi Omega Scouts Royal Brotherhood Global North America held its first meeting through Zoom. This is headed by its president, Brother Mark Wilson Barcelona, first vice president, Brother John Buenafe Internal, second vice president, Brother Arnold Behasa External, secretary, Brother Soan Velasquez, PRO, yours truly, Brother Leo Baltazar. So, secretary din pala si Brad Sikaso, Anna. Nandito rin po siya sa amin sa East Coast. Si Kasoan po ay alam ko taga Leyte or Samar. Lagi rin po siya nakakasama. Si Kasoan. Treasurer, Brother Med Panganiban. Auditor, Brother Raul Nadres. Sergeant-at-Arms, Brothers Jamboy Ramos, Joss B. Garcia, and Jean Generoso. Later on, a third vice president for membership was appointed in the person of Sis Mila Caudillo. Moving forward, guided by its three cardinal principles of leadership, friendship, and service, the three main tasks of the new group are, number one, to render service to the community through humanitarian projects, like medical, dental, optical missions, scholarship programs for deserving students, and mentorship programs for Scouts Royal Brotherhood members who want to join Alpha Phi Omega. Okay. So yun po yung ilan sa kanilang mga plano. Yung mentorship, pagka gusto po ng mga SRB na sumali sa APO, i-mentor po nila, siguro, meaning le-lecturean, tutulungan, tapos meron silang mga scholarship. So, sa mga gusto pong, kasi syempre hindi ka pwedeng mag-apo kung hindi ka naka-enroll sa college. Kasi collegiate fraternity po sila, wala po silang community. So, kailangan naka-enroll. So, meron po silang scholarship project.
para sa mga SRB po. Ano pa ba yung isa? Kalimutan ko yung una. Saglit. Teka, balikan natin saglit. Projects like medical, dental, optical missions. Ayun. Scholarship programs Ayun. For deserving students. And mentorship programs for Scouts Royal Brotherhood members who want to join Alpha Phi Omega. So, ayun. Sa mga SRB po yung mentorship. Although kasi nga tayo ay we are almost the same na eh. With Apo, lahat po ng lecture natin ay the same. Halos wala nang pinagkaiba. Medyo aanuhan na lang yan, medyo gagawin na lang more firm, more founded na matibay yun na foundation. Kasi nga sa SRB, mga bata yung ano. Pero nagkakaroon na rin tayo ng collegiate. Meron na rin tayong mga college na ano, na mga nag-SRB. Pero yun nga, hindi tayo again sa mga gusto mag-apo. Pero syempre sa atin, sa amin, mas gusto namin na stay in SRB. Pero kung gusto po nila isa, hindi rin po tayo, alam nyo, nasa kanila po ang desisyon sa mga kapatid. Number two, to further expand and strengthen the APO SRB Global Membership in North America. And number three, to spread the APO SRB organization globally. Now, consequently... So, yun ang maganda ron. Hindi lamang sa North America, mga kapatid. Yun nga yung iniisip ko, magkakaroon din yan sigurado sa Europe. Parang European Union ng APO SRB. And then magkakaroon yan sa Middle East. And then magkakaroon yan sa pwedeng sa Asia. Meaning, hindi nakasama yung Philippines kasi meron ng SRB APO Philippines. Asia meaning sa labas ng Philippines kagaya ng China, Hong Kong, Taiwan, Japan, diba? Malaysia, India. Kasi lahat yan, meron yan sigurado. Yung mga bansa na yan, Pakistan, tas Australia, magkakaroon din yan, New Zealand, Australia. Sigurado may mga grupo na rin dyan ng SRB APO, pero hindi pa sila organized kagaya ng North America na nagsimula. I think na sila ang nagsimula. So mag-expand sila, which is good. APO SRB Global Philippines was officially organized last year, 2023, with the guidance and support of their North American counterpart. And other APO SRB groups are following suit internationally. In addition, the membership of APO SRB Global North America did not only grow, but it also became more cohesive. And lastly, in a short span of time, APO SRB Global joint service projects were conducted in various places in the Philippines, in addition to the goodwill it is generating as a role model for SRB members who want to join APO. So ayun, ano? So isa sa ano nila yung pagtulong sa kapatiran. Sana nga lang wag maabuso, ano? Tayo mga kapatid, wag po tayong manloloko ng mga nasa ibang bansa po nating mga kapatid. Kaya importante sa atin yung pagiging organized na bago humingi ng tulong, hindi pwedeng kanya-kanya. Dahil pag kanya-kanya tayo hihingi ng tulong, baka mamaya maraming hihingi, lalapit yan na manloloko lang, di ba? So pag sinabi natin organized, kailangan yan merong parang kung kailangan ng isang brad, kailangan dyan yung chapter, yung council, and then the government. Alam yan. Hindi pwedeng hindi. Dahil magkakaroon ng korupsyon. At ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, hindi natin dapat silang niluloko porque malayo sila, porque alam nyo mas may pera sila. Kahit papano, wag po tayong manluloko. Dahil masisira ang kapatiran.
sa maging tapat po tayo, maging trustworthy, maging honest, maging lahat po ng mabubuting bagay. Yung integrity po natin, wag po nating pababagsakin, dudumisan ang ating honor, ang ating mga sinumpaan. Mga kapatid, wag po ninyong sisirain ng dahil lamang po sa pera. Now, fast forward, on November 30, 2023, after the general membership ratified its constitution and bylaws, the APO-SRB Global Corp America conducted its first election of its executive board of directors and still headed by Brad Mark Barcelona as president. And now, January 19, 2024, we are gathered here to witness the induction of the newly elected Executive Board of Directors of the Alpha Phi Omega Scouts Royal Brotherhood Global North America. So November, ano, last year, nagkaroon sila ng election, and then now, ay na ngayong araw, kailan ba ito, nung isang gabi, induction or installation na. Meaning, yun na po ang tinanggap na po nila yung kanilang mga tungkulin bilang APO SRB officers. So it's official na po na sila na po ang mga tatayong official. Meron na po silang bylaws, meron silang CBL, kumbaga sa SRB Inc. or SRB National Council dati, may CBL sila. Ganon din po tayo, may CBL din po tayo sa SRB Incorporated. So, tuloy natin. Thank you very much. Maraming salamat po, Kuya Mark. Natapos ko siya agad. So, ayun po yung brief history ng APO SRB Global, mga kapatid. Yan po. So, maganda po yan para sa kapatiran. Tayo po ay makakalapit sa kanila sa mga proyekto. Pero siguraduhin po na maganda at may transparency, may financial report. Dahil yan po ang hihingin po nila. Sigurado yan. Dahil mga APO yan, mga kapatid. Organized yan. SRB APO yung mga yan. Hindi nyo po pwedeng loko-lokohin yan. Gagawin yung pambata ang estilo. Hindi po pwede sa kanila yan. Nakita nyo naman yung mga forma nila, yung mga pananamit. Nakita ko yung aking ka-chapter na si Brad Parak, si Kuya Jimmy Bautista. Hindi siya officer, pero isa siya sa mga matatandang batch ng SRB. Siya po ay taga-pikat. SRB po siya ng pikat. SRB, aapo rin po siya ng pikat ng TUP na ngayon. So, yun nga yung sinasabi ko, mga kapatid. Gawin po nating mature ang ating mga galaw sa kapatirang SRB. Nakikita nyo naman yung mga SRBing brad natin na nag-apo kung paano sila pumorma, manamit, magsalita. Kahanga-hanga po. Nung umatenda ako sa kanila, gustong-gusto ko. Ako'y tuwan-tuwa. Kasi, alam nyo, makakakuha ako ng technique eh. Kung paano ko siya i-apply naman sa sarili ko at sa mga darating na halimbawa maging leader ako sa aking mga magiging masasakupan, may i-apply ko yung aking mga experiences sa kanila, sa mga na-experience ko sa aking pagiging SRB. Sa SRB Inc., ang dami kong natutunan dyan. Malawak na po ang ating kaalaman sa SRB. Sa ganun po ang gawin natin, mga kapatid. Kung gusto po nating umunlad ng SRB, palawakin po natin ang ating kaalaman. Huwag po yung mga gago-gago. May mga SRBing ganun pa rin, yung mga gago-gago. Yung kengkoy, komedya ang dating. Na, oo, nakakatawa ka nga. Nakakatawa ka lang. Pagdating sa kilos SRB, hindi ka kilos SRB. No. So ayun po, mga kapatid, ito po ang inyong Brad Vlog. Ano, shoutout po kay Brad Dasadek Tapawan ng Beta Gamma
Beta Gamma po siya, SRB, Epsilon po siya sa Apo. Siya po ang nag-invite sa akin, siya po ang nakakausap ko. Maano po ang aming communication ni Brad Sadek. Tapos sila Brad Lemba na Apo, ngayon po nasa Virginia, at ang kanyang asawa na Apo din po, president pala ng ACNA. Grabe, ang tindi po. Ang sarap makasama yung mga kapatid natin ng mga ganyan, makatataas. Alam niyo kung bakit? Kasi mapipilitan kang iangat yung sarili mo. Mapipilitan ka na lumebel. Bakit mo gusto lumebel? Eh, para sa kapakinabangan ng kapatiran. Magagamit mo yung mga matututuhan mo. Ganun po dapat tayo mga kapatid. Ito po ang inyong Brad Vlog, Saraba Dream. Tunog Saraba, 1975.